Magandang araw mga bata. Sa araw na ito, ako si Teacher Jocelyn Abiena at ang aking kapartner na si John Marcon. Bagong lahat, tayo muna ay manalangin. Ayan, tapos na tayong manalangin. Ngayon, simula naman tayong sunod nating aralin. Meron bang lumiban ng klase sa araw na ito? Wala, okay. Buti naman. Bago tayo magsimula, meron tayong mga alituntunin sa loob ng ating kailangan makinig kayo sa akin ha. Sumunod kayo sa mga panuto ko. Ang taas ng kamay kapag may idadagdag kayong sagot. Maging magalang sa lahat ng oras ha. Tiyakin na kami tamay. Okay? Panoorin niyo mga bata yung video ng papa. Nagod ko sa inyo, ha? Panoorin niyo ito, ma'am. Sukses.
seluruh gusto ko. Ayan, mga bata. Ano ang pangarap mo? Lahat ng tao maliit man o malaki ay may pangarap na makamit ang isang mabuting hinaharap o magandang kinabukasan. Ang pagkamit nito ay nagpapalakas sa buhay ng tao at pundasyon ng kanyang matatag na pamumuhay. Ngunit sadyang masukal ang daan patungo sa pagtatagumpay. Kaya hindi nakapagtatakang may mga taong hindi nabibigyan ng magandang kapalaran. Paano nga ba natin sisiguraduhin ang ating kinabukasan? Ano-ano nga ba ang gawaing maaring makapagbigay daan sa ating pagtatagumpay? Ngayon, pumarito naman tayo sa ating aralin. Ang mga gawaing magbibigay daan sa pagkamit ng mabuting hinaharap. Una, ang pananalangin. Ito ang pinakamabisang paraan para makasiguro tayo ng isang mabuting hinaharap kasama ng ating matibay na pananampalataya. Hilingin natin sa Panginoon na kaawaan niya tayo at magkaroon tayo ng mabuting kinabukasan. Pangalawa, paggawa habang maaga. Siyempre, hindi lang sa Diyos dapat dumepende ang tao. Dahil sabi nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Nararapat na habang maaga ay pagbutihin natin ang ating mga ginagawa tulad ng sa pag-aaral at pagpapakasipag. Pangatlo, pag-iimpok. Malaking bagay ang magagawa ng pag-iimpok ng maaga. Bibigyan tayo nito ng pagkakataon na makamit natin at magamit natin para sa ating mga gagawin na makapagpapatibay sa ating kinabukasan. Ang sunod naman ay dapat alamin natin ang ating mga kakayahan, katangian. Mahalaga ito na malaman natin ang ating mga sariling kakayahan at kakatangian. Ito ang ating pagbabasihan kung ano ang gawain nga bang magbibigay sa atin ng mabuting hinaharap. Dito rin, tayo ay babatay tungkol sa buhay na ating papasukin.
Sunod naman, alamin natin ang mga pagpapahalaga natin. Mabisa ring paraan ang malaman natin ng ating pagpapahalaga natin sa oras, sa ating mga gawain, sa ating kakayahan, at maging ang edukasyon. Ang mga pagpapahalagang ito ang maaaring tumulong sa bawat isa sa atin. Ang sunod naman ay matuto tayo sa lahat ng mga bagay. Sa buhay na ito, hindi tayo makakaasang pawang kaligayahan lang at kasaganahan ng ating nakatamo. Mayroon din mga pagkabigo, pagbagsak. Kailangan nating matuto. Hindi lamang ito, kundi sa lahat ng mga bagay dito sa mundo. Git sa lahat, dapat tayo maging positibo. Mahalaga rin na magkaroon tayo ng magandang pananaw sa ating kinabukasan. Ang pagiging positibo ang magbibigay sa atin ng pag-asa na makausad sa ating buhay. Alalahanin natin na nasa atin ang palad na nakasalalay, ang maganda at mabuting hinaharap. Marami pang mga bagay ang makapaghahatid sa atin ng tagumpay. Kailangan lang natin makiramdam, lubos ng kaunawa at tunay na matuto. Kung may mga daan para sa paggamit ng ating mga pangarap, mayroon din mga hadlang. Mahalaga na malaman natin ito. Mga hadlang, mayroong mga gawaing bibigay daan sa atin sa pagtamo ng mabuting hinaharap. Mayroong mga sagabal din ang maaaring pumigil sa atin sa mga bagay na ating pinapangarap. Mahalaga rin natin na malaman ang mga ito upang makapaghanda tayo sakaling harapin natin ang mga balakid sa ating buhay. Yan ang sinasabi ko eh. Narito ang mga ilan sa mga ito. Una, kahinaan. Siyempre lahat naman ng tao may kahinaan. Isa ito sa pinakamatinding kalaban ng tao sa kanilang paggawa para sa kinabukasan. Bukod sa mga pansariling kahinaan, mga tao, nakakasalamuhan niya ang nagpapalabas ng kanyang mga kahinaan. Maring mga kaibigan. Sunod naman, ang antas ng kabuhayan. Hindi ang kahirapan o paghihirap ang tinutukoy dito, kundi ang kakulangan ng isang individual sa mga pangangailangan. Mahalaga may pantustos sa ating mga paggawa. Kaya kung ang antas ng ating kabuhayan ay hindi maganda, maaaring makahadlang ito sa ating pagsisikap. Paano mo nga ba makakamit yung pangarap mo kung kulang ka sa kakayahang salapi? Sunod ay ang pilosopiya. Ang pangitain ng tao sa buhay na maaari ring makahadlang. Ang iba't ibang pananaw o sa buhay na ito ay maaaring makapagdulot ng pagkalito sa tao. Iba't ibang paniniwala. Sunod ay ang pag-uugali. Kung pangit ang pag-uugali ng isang tao, makakaapekto nito ang paggawa at pakikipagkapwa niya sa ibang tao. Isa rin sa dahilan ay ang tao. Kung taong nasa paligid ng isang nagnanais makamit ang kanyang pangarap, ay maaring maging hadlang sa ibang tao ito. Kung masama ang kanyang pag-iisip, maimpluensyahan siya ng saloobin ng iba. Kaya umuwas kayo sa mga negatibong tao. Paano natin masusolusyunan ang mga saloobin ito? Alalahanin natin na kung mauunawaan natin ng mga gawaing makatutulong sa atin, makakamit natin ang ating mga pangarap. Madadalian na tayong harapin ang mga kahadlangang ito na sa ating sarili ang susi ng pakikiharap sa mga problemang ito. Gamitin lang natin ito sa tama. Ngayon naman, mga bata, may tanong ako sa inyo. Bakit mahalaga ang mga paggamit ng mabuting hinaharap? O sige.
Mahalaga kasi. Sige, Jace. Mahalaga ang mabuting pagkamit ng hinaharap dahil para magkaroon ng magandang buhay. Okay, tama. Pangalawa, pagbigay ng halimbawa ng mga gawaing makapagdudulot sa atin ng magandang kinabukasan. Halimbawa ng magandang gawain. Halimbawa, pagiging masipag. Diba, Jace? Oo, tama. Ano pa? Ana, ano pang mga gawain magbibigay ng mabuting hinaharap? Pagiging matyaga? Laging pagpasok sa eskwela para hindi magkaroon ng bagsak na grades? Magkaroon ng anong pasadong marka para makapagtapos ng pag-aaral? Tama. Pangatlo, bakit mahalagang gawin natin ang mga bagay na nabanggit? Sa palagay niyo, bakit? Sige, Daps. Mahalaga kasi para magkaroon tayo ng daan para makamit natin ang ating mga pangarap sa buhay. Okay. Very good. Pang-apat, paano makatutulong ang mabubuting gawain sa paggamit ng mabuting hinaharap? Paano nga ba? Mga bata, sinong gustong sumagot? Kakatulong ito sa paggamit ng mabuting hinaharap dahil ito ay nagbibigay ambag para maabot natin ang ating mga pangarap. Okay? Panglima, sa iyong sariling pananaw, ano-ano pa kaya ang mga gawaing magbibigay daan sa paggamit ng magandang kinabukasan? Sige. Sige. Mila? Ano? Magiging masipag ka. Ano pa? Magiging maagap ka. Ano pa? Mag-iipon ka ng pera habang bata pa. Tama yan. Ano pa? Ha? Magiging mabait ka sa iyong kapwa at iiwas ka sa mga negatibong tao. Magandang ideya yan. Sunod. Bilang isang mag-aaral na nagnanais makamit ng mabuting hinaharap, anong-anong mga hadlang na maaari mong makaharap? Magbigay ka ng mga halimbawa. Unang hadlang, anong unang hadlang mo? Jace. Wala kayong kakayanang makapag-aral sa kolehiyo. Ano pa? Wala. Mga taong nasa paligid mo na maaring humadlang sa pangarap, pag-abot ng pangarap mo. Ano pa? Mga nababasa mong quotes na mga post sa Facebook, mga negatibong post na nakakahadlang sa pag-abot ng pangarap mo. Ano pa? Mga paniniwala ng iba't ibang tao na maaaring makapagdulot sa iyo ng pagkalito. Ano pa? Ana, ano pang maaaring magbigay hadla? Ano pang maaaring posibleng maging hadlang? Mahirapan ka sa pag-abot ng pangarap mo dahil sa mga pangyayari sa paligid natin, katulad sa panahon ngayon na mayroong kumakalat na sakit. Ay, gandang halimbawa yan. Dahil realidad talaga yan sa buhay natin ngayon.
sa ating ginagawa. Sa pagpapang siguro tayo sa ating pagpapang. May tulang din na maigin sa ating pagpapay. Kaya maraming lang na maigin ang bawat isa sa ating pagpapay na nagpasan. Mabuting inaarap ang pagpanda para sa ating kinabukasan. Mag-isang paraan upang makasiguro tayo sa ating pamumuhay. Ngunit may hadlang din na maaaring tumitigil sa ating pagtagumpay. Kaya marapat lang na maging maaga ang bawat isa sa ating upang tagumpay na malagpasan. Sinasabi sa atin na hinahanap ang mga tao at ang pagkakay mga kabataan. Ang buhay ngayon, sila ang karakter na pinutuusa hindi natin natitiyak na kinabasa nag-aabang sa atin. Ilang mga kabataan ang pungkulin natin na isang matibay at matatag na inabawasan para sa ating bayan. Sa ating mga kamay, makasalalay ang kay isang ating tinatapakan. Tayo ang responsable sa anumang mangyayari sa ating hinaharap, buti man o masama. Lahat tayo ay nangarap ng isang magandang kinabukasan. Simula sa ating pagkabata, buhit na natin ang ating mga pangarap sa papel gamit ang mga lapis na inaasahan nating magbibigay buhay sa mga ito. May ilang panaginip na rin ang napapanaginipan natin kung saan natin ipinita ang tagumpay ng ating mga atihigain at nangyari sa buhay. Kapag matagumpay tayong nakapagbalayag sa ating madaling napatak ng ulan, hindi na dalawagan at nakakot lahat sa mga kulay kulit matutula sa kaitang ng paghahari upang makuha ang kayamanan sa dulo nito. Ngayon naman mga bata, magkakaroon tayo ng gawain. Ang mga nasa ibaba ay ilan sa mga gawain ginagawa ngayon ng mga kabataan. Piliin at lagyan ng check ang mga gawain sa tingin mo na magbibigay daan sa mabuting hinaharap. Kumuha kayo ng papel ha. Chichekan nyo kung nagbibigay ba ito ng mga gawaing magbibigay daan sa mabuting hinaharap. Una, pagbabasa. Sa palagay mo, magbibigay ba ito ng mabuting hinaharap? Okay, sige. Pangalawa, pagsusulat. Okay. Pangatlo, paglalasing. Pang-apat, pag-aaral. Panglima, paglalaro. Sunod naman, paninigarilyo. Sunod, pagrerebelde, pananalangin, panunood ng TV, pakikinig, pagtambay, pakikipagbarkada, pagkain, pagsusulit, paghahanda, pag-uusap, pakikipagkaibigan, pakikipagkatipan, panunood ng panunood ng sine, pagdodroga. Okay. Tsikan nyo kung ano yung bibigay daan sa inyong pagtatagumpay. Ngayon naman, piliin nyo kung anong tamang sagot.
Una, number one, upang magtagumpay sa piniling kurso, dapat A, gusto at hilig mo, B, may sapat na panustos, C, madaling ihanap ng trabaho, D, tamang desisyon, E, lahat ng nabanggit. Isulat niyo sa papel yung sagot niyo, ha? Number two, ang mga kasanayang kinakailangan sa pagpili ng kurso o hanap buhay ay maging A, handa, B, kilala ang sarili, C, may kakayahan, D, maayos na kalusugan, E, lahat ng nabanggit. Pangatlo, isang propesyon na nangangailangan ng maraming pagsasanay. Ang isang propesyon ay nangangailangan ng mga maraming A, pagsasanay, B, kakayahan, C, abilidad, D, katatagan, E, lahat ng nabanggit. Number four, ang ilang mga paraan sa pagpapaunlad ng kakayahan ay A, huwag mahiyain, B, pagsali ng timpalak, E, C, pagpapractice, at D, lahat ng nabanggit. Number five, ang tao ay nagiging matagumpay, A, bunga ng mabuting gawa, B, dahil sa pagsisikap, C, pananampalataya sa Diyos, D, lahat ng nabanggit. Number six, may mga hadlang sa pagtamo ng magandang hinaharap, gaya ng A, kahinaan, B, antas ng kabuhayan, C, pag-uugali, at D, lahat ng nabanggit. Number seven, nangangarap kang makamit ang magandang kinabukasan. Dapat A, maging handa sa mga pangangailangan, B, maging positibo ang pag-iisip, C, maging mapanalangin, D, lahat ng nabanggit. Pangwalo, ang A, matatanda, B, kabataan, C, profesional, D, babae, E, lalaki, ang pag-asa ng bayan. Okay? Number 9. Nasa A, gawaing mabuti, B, pakikipagbaka, C, pakikipagtalastasan, D, pagsunod, E, pakikipagkaibigan, ang tagumpay ng isang tao. Number 10. Ang A, pagkukunwari, B, pakitang tao, C, paglabag sa kautusan, D, pagkamatuso, E, pagmamalabis, ay mga negatibong nagpagpapahalaga upang hindi marating ang tagumpay. Pagkatapos natin ng quiz, meron tayong assignment, mga bata. Dito, ang inyong takdang aralin ay pagtapat-tapatin, piliin sa hanay B ang tamang sagot para sa hanay A at isulat ang titik sa patlang. Okay. Sige na, kopyahin nyo na ito para meron kayong masagutan sa bahay. Number one, tamang pagdidesisyon. Number two, matatag at maparaan. Number three, Ernie Baron.
Number 5, Michael Angelo. Number 6, Interest at Potential. Number 6, Abraham. Number 7, Husay, Katatagan at Kalidad. Number 8, Mangulong Ramon Magsaysay. Number 9, Maging Positibo. Number 10, Pananalangin. Sa Hanay B naman, A, katangian sa pagpili ng kurso. B, mahusay sa kultura at pagguhit. C, presidente na tumutulong sa mahihirap. D, bayani ng Amerika. E, pinakamabisang paraan upang maabot ang pangarap. F, pangunahin sa pag-unlad. G, the walking encyclopedia. H, pagpapaunlad ng talino at kakayahan. I, pagiging positibo, nagbibigay ng pag-asa dahil sa pananampalataya, matanda na, nagkaroon pa ng anak. J. At salamat. Ang demo na ito ay inihanda ni na John Mark Cano, na aking kapartner, at ako, si Binibining Jocelyn Obiena. Maraming salamat sa inyong pakikinig.